maliban sa dalawa niyo na priority bills para sa mayuturing ng mga vulnerable sector, ano pa, mangilan pa, yung kumbaga nakapila na rin na inihanda niyong ihain pag kayo ay naupo na formally sa Kamara, Congressman Erwin? Isa po dyan, sir, yung it's just a matter of prioritizing right now. Isa pa po dyan, yung pag-abandona sa mga magulang ng mga senior citizen. Marami yung mga kababayan natin na inabandona na. Hindi lang yung sinasaktan, kundi inaabandona na talaga, totally. Tapos ang sagot, wala naman akong kakayahan na tulungan, na pakainin. Hindi naman ho sinasabi natin na huwag mo pakainin, huwag mo nang, hindi mo nga kaya, pero at least naman, arugain mo naman, pasyalan mo naman siguro ang magulang mo once a week or once a month para masili po yung kalagayan ng magulang mo. Maano man yung magdala ka ng isang pirasong pandesal sa nanay mo na 80 anyos, maano man yung magdala ka ng isang buting tubig, pasyalan, matutuwa na ho yung tatay mo o yung nanay mo na senior citizen dahil nalulungkot ho yun. Nung bata ka, nung baby ka, kinakarga-karga ka, di sila natutulog. So it is your turn now na alagaan sila na in their twilight years, malapit na sila kunin ni Lord, na ipakita mo, iparamdam mo naman na mahal mo sila. Yan po isang batas na gagawin ko po, to care for your parents no matter how poor you are. Kung wala kang pambigay, pasyalan mo lang para ma-alleviate yung kanilang kalungkutan. Ika nga, magkaroon na magtumaas yung kanilang moral. Sumaya naman yung matatanda, lalo na po yung mga hindi nakakalakad na sir, na mga magulang. That's another bill po na ipa-file po natin dyan sa Kongreso na alalahanin natin ang ating mga magulang, ang ating mga senior citizens, lalo na po yung hindi na mga nakakalakad. Isa lang po yan, sir. Isa pa po dito, nag-libre na nga po yung tuition sa mga state universities and colleges, sir. Di po ba? Nursing, engineering, teacher. Wala nang babayaran ang magulang. May problema po tayo nakikita dyan, sir Raymond. Pagka-graduate ng bata, kailangan niya po mag-board exam. Pag kahit na teacher, may board exam po. Nursing, may board exam. Maultimo ho yung criminology, kailangan mag-board exam. Kung ang nanay mo ay katulong, tatay mo ay tricycle driver, saan kukuha ng pang-board exam? Yung review, kayangan ho mag-review. Mayroon tayong panukalang batas na isasalang din ho na sagutin na po ng gobyerno ang first review ng bata para hindi na po gumastay yung magulang niya. First review. Pag bumagsak siya ho, problema niya na yun. Kaya sagutin dapat ng CHED o ng gobyerno ang first review ng bata para siya po ay tuloy-tuloy makagraduate, maging ganap na isang nurse, engineer, lahat ho, doktor, abogado, kung wala ho siyang kakayahan. Kasi what's the use po? Graduate ka ng teacher, hindi ka na makaturo dahil wala kang professional license. O ikaw ay nurse pero hindi ka professional, wala kang license. So, kasi nga po, walang pang, lagi ho po naririnig yan pang board exam, pang review. Wala ho . So, sasagutin po ng gobyerno. Yan po isa sa mga panukala. Marami pa ho, sir. Baka abutin ho tayo, hindi tayo matatapos. Ang galing. Binanggit ko isa-isa sa inyo.